Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Boo. Tagal kong di ginawa to, gear review tayo. O nga pala, gaya ng ibang video ko, baka may marinig kayong mga ingay sa paligid. Wala tayong quiet room kasi dito sa bahay. Pero I'll try my best para ma-explain ko na maayos yung mga gusto kong ipakita sa inyo. Dito tayo ngayon, naayos pa yung kable, no? Para i-check out yung latest na effects ng Boss. Yung Boss ME90. Grabe nung nakakuha ko nito. Tuwantuwa ako kasi naalala ko yung high school days ko na nangangarap lang ako noon na magkaroon ng Boss ME50 or ME70. Gandang-ganda ako noon. Sabi ko, magkaroon lang ako noon. Satisfied na ako. Hanggang sa kung ano-ano na natry ko. Lagi pa rin akong inaatake ng gas gear acquisition syndrome, di ba? Ika. Pero ayun, ngayon nandito tayo ngayon para usisain tong Boss ME90. Hindi ko na iisa-isahin yung features kasi nandiyan naman yan online sa YouTube at sa Google, sa website. Ang dami ng magandang demos and reviews dyan online. I-explain ko lang kung ano yung mga nagustuhan ko sa Boss ME90, mga improvement. At kung ano naman yung mga nabitin ako or hindi ko masyadong nagustuhan or mga bagay na pwede pang i-improve siguro. Kung sa aking opinion lang naman. Ayun, simulan na natin. Siyempre, unang-una sa Boss ME series yung ease of use, mga guy. Lagi nga ang term ng iba dyan nasa labas na lahat, ando na lahat. Kasi compared dun sa ibang effects kasi, yung ibang style, hindi natin siya pwedeng i-compare kasi dun sa ibang style ng multi-effects na kagaya ng HX Stamp, kagaya ng mga na-demo na natin, yung Head Rush MX-5, Hot Tone Ampero. Hindi mo kasi siya pwedeng masyadong i-compare dun. Kasi yung mga yun, ang tawag ko sa mga ganun yung rig simulator, pati yung mic placing, klase ng mic. Pwede mong ayusin doon, klase ng amp. Dito rin naman may amp sim din, pero hindi siya ganun ka-detailed. Ito ay parang ano kasi ito stamp box modeler. Yun ang term ko dito So, ayun. Para talaga siyang literal na stamp box na pinagsama-sama. Nandyan na lahat. Ang daling mamili ng distortion, ang daling mamili ng modulation, ng klase ng delay. Andun na Wala ka na masyadong pipindutin yun. Yung huli ko, yung Head Rush MX-5, medyo nag-struggle ako kasi touchscreen pa yun So, ang hirap kasi kailangan mo pang magpasikot-sikot bago ma-edit yung effects. Ito, andito na lahat kasi. So, ayun. Yun yung una kong masasabi sa kanya na noon pa naman ganyan na talaga ang ME series. Para siyang stamp box na pinagsama-sama. Pangalawa, para sa akin improvement, yung tone ng mga drive tsaka mga preamp or amp sim, para sa akin nag-improve. Noon pa naman, alam ko sa ME70 meron na siyang cab simulator or speaker simulator. Pero kasi dito, pwede ka na mag-add ng IR. So yung favorite IR ko, nilagay ko dito. Patinig ko sa inyo ngayon yung epekto niya. Ang laking bagay, ang laking tulong sa tone. Ito. Ayan, yung natural. Nasa natural tayo ngayon na preamp. Yung crunch maganda din. Na-testing ko kanina Off muna natin yung reverb. Baka may nadidinig kayong noise. Sa strat ko yun Itong old school ko na strat ay maingay talaga kahit anong effects gamitin ko. Pero ayun siya. Try natin ng konting high gain. Mas maganda to kung humbuck tayo. Pero try natin sa strat. Thank you.
Ayun. Balik tayo sa clean. Balik tayo sa clean. Tapos lagyan natin ng overdrive. One of the favorite natin. Yung tube screamer. Try natin. Ngayon ko lang to itatry dito. Pero I'm sure na maganda to. Lakas. Ngayon, try tayo ng medyo high gain, yung rat. Favorite ko yung rat eh. Ayun, so I'm not sure kung malaki yung difference niya sa ME80, yung mga tone ng drive niya tsaka mga amp, pero feeling ko medyo malaki eh, nag-improve siya eh. I guess, hindi ko naman ma-compare kasi wala tayong ME80 ngayon. Pero maganda rin naman ME80, nakatry na ako nun eh, nakabili na ako nun. Ano, nagamit ko rin sa gig. Maganda din eh, so hindi ko sure kung totoo bang nag-improve yung, lalo na yung mga distortion. Sure ako sa preamp nag-improve. Kasi, ito na to eh, AIRD. Artificial Intelligence Rack. Joke lang. Pero hindi, ano, may ano to eh, may kinalaman sa mga amp sim nung boss. Para mas realistic na yata yung ano niya. Or license kasi yata yung boss ng mga ano ngayon. Yung mga amp sim. Hindi ko sure. Kulang ako sa pagbabasa. Pero ayun, pangalawa ko nagustuhan, may effects loop na siya. Hindi ko maipakita dahil naka-fix yung ating camera dito sa likod. Basta pwede ka mag-connect ng, dati naman pwede ka rin mag-connect ng stamp box sa input lang tsaka output. Pero ngayon, mas meron na siyang talagang pwesto yung, kasi mas mape-place mo ng tama yung pedals mo. Pwede kasi siyang pre amp sim or post amp sim. Ma-edit mo sa settings. Ngayon naka pre amp sim tayo kasi distortion yung mga nilagay natin. Kung delay yan or iba pang time based pedals, dapat post amp sim. Ngayon, papadinig ko rin sa inyo yung ano. Puera biro mga gaya, lahat na na-try kong ano, multi effects. Ito pa lang yung parang walang tone sack pag naglagay ka ng pedal sa effects loop. Kasi yung iba, humihina yung tunog nung ano, nung stamp box pagka ano. Tsaka nag-iiba yung tone eh. Nung pati yung main tone mo, yung guitar mo, nagbabago yung tone pag naglagay ka sa effects loop. Ito walang ano, walang epekto pag nilagay mo dyan. Hindi nagbabago. Try natin tong 80 plus natin. Tapos yung Keeley DS1 natin. Tapos syempre yung clone natin. Cheap na clone. Lakas. Pang boost ko kasi to eh. Kaya malakas talaga. Ayun. Yun yung pangalawa kong nagustuhan sa kanya. Bali, pangatlo na pala. Tapos, pang-apat ay yung ano niya, yung mga time-based niya. Nagustuhan ko kasi nakailan na ako, gaya. Ang nagustuhan, nakailang effects na ako. Ang nagustuhan ko lang na time-based, yung wala talaga akong reklamo, ay yung sa Line 6 HX Stamp, tsaka sa Boss. Kaya mas tiwala talaga ako sa Line 6 ngayon tsaka Boss. Yung iba kasi humihina pag inon mo yung chorus, humihina pag inon mo yung phaser, may mga ganon, may mga faulty or may mga something na ano, hindi nila ma-maximize talaga yung ganda nung ano, nung effects. Dito wala akong reklamo eh, kasi ang sinisimulate kasi nitong mga to yung talagang Boss na ano eh.
Boss pedals eh, subok na yung mga yun talaga eh. Simula nung nilabas ng Boss yung mga pedals nila hanggang ngayon ginagamit eh. Try natin yung Phaser. Flanger. Tremolo. Chorus. Vibrato. Pitch shift. Harmonist. Key of F tayo. Favorite ko, third. Tapos, mas mababa ng konti sa main tone. Grabe yung tracking kahit bilisan mo yung nota mo. Kahit bilisan mo yung notes mo. Hindi siya nagsisintonado. Kahit i-bend mo. Grabe yung tracking. Yung ibang harmonist sa ibang sa ibang effects, nagwawabol pagka ganun eh. So, ayun. Dami pa dyan. Ito, isa sa favorite ko to, yung overtone eh. Sarap niyan pag solo tapos may drive. Ayun, di ko na isa-isahin, ang dami. Pero yung delay. Yung delay, try natin. Tapos may shimmer, may yung Terra Echo, maganda rin to. Pag gusto mo medyo ambient. Tapos, may shimmer na tayo sa ME90. Ayun. Next. Ang alam ko yung tune down, wala pa to sa ME80 eh. Yung pwede ka magtono ng mas mababa. So, di ba kailangan mo minsan mag drop tune. Hindi ka na magtotono. Ano na lang. Eto na. Try natin. Pwede pa mas mababa. Pero syempre, medyo nagbabago yung tone. Wala pa akong nakitang ano eh, perfect na tune down effect. Kahit yung sa Digitech, nagbabago naman yung tone mo eh. Pero importante dyan, hindi ka na magtotono ng gitara. Less hassle na pag kailangan mo mag-tune down. Meron na siya. So far, sa first week na gamit ko siya, yun yung mga nagustuhan ko. Marami pa namang iba, pero yun yung talagang na-emphasize sa akin sa ME90. At sigurado may mga madidiscover pa ako dito na magagandahan ako. Kasi, ayun. Next, punta naman tayo dun sa mga hindi ko masyadong nagustuhan or sa mga bagay na pwede pa i-improve sa Boss ME90 based on my opinion. Unang-una, yung old school na style ng Boss ME90 na alam naman natin kasi na yan talaga yung ME90 classic na ito yung modulation, ito yung distortion or overdrive, ito yung nandito yung compressor tsaka yung ibang klaseng effects like octaver, ganyan, ito yung delay. Kaso medyo napag-iiwanan na siya nung ibang effects. Sabi ko nga, hindi natin mako-compare masyado dun sa mga bagong effects ngayon. Kasi, yung mga yun,
pwedeng dalawang distortion, pwedeng tatlong distortion, pwedeng apat na delay. Dito may option din actually na dalawang chorus or tatlong delay. Pero ano, pag kunwari ginawa mo yon, pwede ka maglagay kasi ng delay dito, tatlong delay dito. Hindi mo na magamit yung chorus sa part na to. Hindi mo na magamit yung tremolo sa part na to. So, ayun. Ano, medyo limiting siya. Pero sa kagaya ko kasing simple na simple mag-rig, pwedeng-pwede to. Pero kung ma-eksperimento ka, madami ka mag-delay, madami ka mag-reverb, medyo mabibiting ka sa ME90. Mag-a-add ka pa ng ibang pedals. So, dagdag gastos. Pero kung marami ka namang panggastos, walang problema. Yun lang medyo sana. Kasi meron naman GT eh. Diba? May Boss GT series. Yung GT, ano eh. Ganun eh. Ma-edit mo yung bawat stamp. Pwedeng same category ng effects. Pwedeng puro time-based. Ganun. What if kung gawin ng Boss, paghaluin yung GT tsaka ME, di ba? Na ganito yung layout niya. Ang daling i-tweak. Pero kahit anong klaseng effects pwede mong ilagay dito. Di ba? Sobrang ganda siguro nun. Siguro ang mahal ibebenta ng Boss yun. Ano kaya ang tawag dun, no? GTME. Yun. Yun yung naisip kong pwede nilang gawin dito sa ano, sa mga effects ng Boss. Paghaluin yung ME tsaka GT, di ba? Tapos isa pa, yung effects chain kasi nito, kung makikita natin dito sa, punta tayo dito sa software, ayan na yan, hindi mo na yung mababago, hindi mo malilipat tong amp, nandyan na siya, eto na yung distortion, nandyan na siya, hindi mo siya mababago. Ang pinakamalilipat mo lang ay yung effects loop, ito. Pwede mo siyang gawing pre and post. Na hindi ko pa na-discover kung paano. Sasandali pa lang sa akin tong ME90. Pero pwede. Nabasa ko pwede. Nakalimutan ko lang kung paano. Pero yun lang. Malilipat mo lang siya kung before or after preamp. Pwede mo siya ilagay dito eh. Kalimutan ko kung paano. Pero yung ibang effects, andyan na talaga. Fix na talaga. Na nagtataka ako bakit ganyan. Pwede rin namang gawin ng ano eh, nababago yung effects chain. Pero dito sa effects mismo, yan na talaga siya. Kumbaga, siguro yun yung dahilan nila. Pag binago mo kasi yung effects chain dito sa ano, sa PC editor, baka malito ka kung pagkakasunod-sunod. Pwedeng ganun. Dahil dito sa effects ay magkakasunod sila na ganyan. Posibleng yun yung dahilan ng Boss. Pero kung ako papipiliin, sana meron siyang option na mag-change ng order ng effects chain. Next, isa pang bagay na nabitin ako ay wala siyang option na maglagay ng additional expression pedal or additional foot switch. Napakamahalagang bagay nun eh, kasi yung maglagay ka lang ng extra foot switch dyan na pang on or off ng ibang effects na hindi mo magalaw dito or top tempo, kasi pag in top tempo kasi nitong ME, simula nung ME70 yata to, nandyan lang, i-hold mo pa tong foot switch na to at saka to, pakita natin. Ay, naka-shimmer siya ngayon eh, kailangan delay eh. I-hold mo pa tong foot switch na to bago siya mag-top tempo. Ayan, oh. Ngayon, pag i-off mo, i-hold mo pa muna ulit yan bago mo ma-off. So, hassle, di ba? Kung ano, kung tumutugtog ka, ang hirap i-edit niyan. Pero, ako may technique kasi ako dyan eh. Nasa other videos na natin, ano, ay pakita haba masyado, mahaba na nga yung video. Ayun, yun yung para sa akin yung extra foot switch siya na option. Maglagay lang, oh, ang dami pa space dito. 'Di ba? Next na hindi ko nagustuhan masyado sa kanya ay yung reverb. Pwedeng-pwede pa i-improve 'to. Hindi ko alam bakit. Bakit simula ME50 yata ito na yung reverb ng ano ng ME series. Hindi na sila nag-add, no? Hindi na sila nag-add ng ano ng type ng reverb dito. Laging room hall spring lang.
eh, ang dami ng klase ng reverb ngayon. Yung shimmer niya nasa delay. Sana dito na lang nilagay. Para pwede ka mag, ano, mas mag-eksperimento ng ambient sound. Tapos yung iba't ibang klase ng ambient, ano, reverb na may modulation, may tunog, cave or cloud na something na mas pang-ambient. Sana na nag-add na ng ganun. Kasi yun na yung trend ngayon eh. Yun na yung mga guitar tones ngayon eh. Tapos, next and last. Dito kasi sa ibang section ng effects, gaya dito sa distortion, sa comp, sa EQ, delay nga ba? Hindi ko sure kung dito rin. O basta dito sa mod meron. Ayan yung mga dulo. Lagay natin sila sa dulo. Yung dulo na yan, yung overtone na yan, pwede mong palitan yan sa Tone Studio na meron din sa phone at meron sa PC. Nasa PC tayo ngayon. Ayan, no, pwede mong palitan ng CE1 chorus. Yung distortion, yung dulo, yung Mach Fuzz dito. Mach Fuzz. Dito, pwede mo siyang gawing clean boost. Pwede mo siyang gawing turbo overdrive, ayan, iba't ibang, may mga additional effects siya. Na good thing naman, di ba? Meron siyang option na ganyan. Tignan natin yung delay, nakalimutan ko kung meron siya eh. Ay, meron din, no? Glitch. Ay, oo nga, na-testing ko to kahapon. Ayan, ang daming pwedeng gawin. Kaso, ang hindi ko masyadong nagustuhan dyan, kailangan mo pang pumunta dito sa Tone Studio sa dito, sa app na to ng phone or ng PC. Imbis na may option ka rin na i-edit dito, eh paano kung wala kang ano, tumutugtog ka ng live, di ba? Naka-mav fuzz ka dito pero bigla mong gustong gamitin yung clean boost. Wala kang option eh. Tinignan ko na sa manual, tinry ko ng kaligutin dito sa global settings. Wala eh. So, ayun. Kailangan siguro mag-connect ka sa phone kung tumutugtog kang live. Kaso may bibilin ka pang ano eh, Bluetooth device na para ma-connect mo sa phone. So additional na gastos. So medyo hassle yan. Pero sa dami naman ng effects, kung kagaya kong simpleng ano lang, simple lang mag-rig, hindi masyadong ma-effects, wala naman din masyadong magiging problema. Sayang lang, yung sana na ma-maximize yung mga features ng mas madali. Kasi yun nga yung point ng ME, yung ease of use, diba? Kadalasan naman sa mga bumibili ng ME, gaya ko yung tamad. Tamad magkalikot, yung gusto mabilisan, diba? Ayun, pero yun lang naman yung mga nagustuhan ko at ayaw ko. Pero conclusion ko, kung maire-recommend ko ba ang Boss ME90, syempre, kasi kung gusto mo lang ng madaling gamitin, reliable, durable, ano pa bang ball? Basketball. Hindi, ano, yun, matibay, maaasahan, at madaling gamitin. Tinagalog ko lang, no? Yun, ME90, guy. Wala masyadong arte, kagaya ng ibang effects na mahirap intindihin. Kailangan mo pang manood ng ibang YouTube videos para maintindihan. Ayun. Kung ayaw mo nun, eto ka, Boss ME90. Sana malakatulong sa mga naghahanap ng effects dyan. At sana may natutunan kayo about sa ME90 kahit konti. Abangan nyo pa ibang videos. May next tayong gagawin. Eto, pakita ko na ngayon. Eto yung ating MVave Tank G V2. Ayan, yan ang next natin. Pero, ayun, next time na yan. Masyado tayong madaming ginagawa eh. Eto muna, yung ME90. Pero, ayun, sana nagustuhan nyo. Like, share, subscribe, Biyahe ni Boo. Abangan nyo pa ibang videos. Maraming salamat. See you. Bye, guys!